Kaapakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinising ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marumpok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ay paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ang nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya doon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil na siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote
na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo. Lunes Santo na. Kahapon, sa pasimula ng mga mahal na araw, sinabi ko po sa pagninilay na ang mga araw na ito ay mahal sapagkat ginugunita natin ang ibinigay ng Diyos Ama ang pinakamahal sa lahat, ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno. Dahil kapag ikay tunay na nagmamahal, ibinibigay mo rin yung mahal. Hindi mura. Dahil kung talagang mahal, mahal mo yung tao, mahal natin ang Diyos, ang ibinibigay natin sa Kanya, mahal din. Mahal ang oras. Hindi yan matutumbasan. Kaya kayo'y narito, ibinibigay nyo rin yung oras nyo sa Diyos. Ang ating kalooban, ang ating mga desisyon, ibinibigay natin ito kay Jesus Nazareno. Ngunit, kung titignan natin ang Ebanghelyo ngayon, sa mabilisang tingin, parang si Judas may punto. Nung nakita niya si Maria na nagbuhos lang nung pabango sa paanan ni Jesus, nang hinayang si Judas. Sabi niya, sana ibinigay na lang sa mga mahihirap ang ginastos para dyan sa langis na iyan, sa pabangong iyan. Sa unang tingin, parang tama. Hindi ba minsan pag nakakita tayo ng mga magagarang palamuti, sasabihin natin, sana ibinigay na lang sa mga dukha. Sasabihin ng mga ibang babatikos sa simbahan, sana hindi na lang ginastos sa prosesyon yan. Ibinigay na lang sana sa mga mahirap. Mas marami pa sanang nabusog. Sa isang banda, tama po iyon. Ano ang pagkakamali ni Judas? Sa katunayan, sinabi nga ni San Juan sa Ebanghelyo, wala naman talagang malasakit si Judas. Dahil siya ang ingat yaman, siya ang treasurer. Kapag yung perang yun ay binigay sa kanya para sa mahirap, meron siyang kickback. May kupit. Kaya sa unang punto pa lang, malinaw na, hindi hangarin ni Judas ang mga mahihirap. Ginagamit lang niya ang mga mahihirap. Magpahanggang ngayon, nangyayari pa rin ito, nakalulungkot mang aminin. Laging idinadahilan ang mga mahihirap. Laging ginagawang kasangkapan ang mga mahihirap. At ang nakalulungkot, dahil walang magawa ang mga mahihirap, dahil nagugutom sila at nahihirapan, animo'y pumapayag silang magamit. Kapag sila'y hinahakot, kapag may mga pagpupulong, kapag sila'y pinapakita para ipamukha na mayroong suporta, kapag kailangan magmukhang marami ang mga pagdiriwang, sila'y hinahakot. Kapag kailangan ng pera ng ibang tao, sila ang ginagawang dahilan
Ngunit ang mas malalim pang kamalian ni Judas, hindi lang ang kanyang pagkaganid sa pera. Palagay na nating gusto pa rin niya maglingkod sa mga mahihirap. Ang malaking pagkakamali niya ay hindi naman dalisay ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Maaari kang gumawa ng mabuti, pero kung ito'y hiwalay kay Jesus, walang biyaya, walang tunay na debosyon, walang tunay na pagsunod ang nagaganap. Sabi nga po ni Pope Francis, kung tumutulong ka sa tao, pero wala namang pagmamahal sa Diyos, walang karugtong sa Diyos, para ka lang pilantropo. Ano raw yung pilantropo? Iyon yung gumagawa ng mabuti, pero walang ugnayan sa Diyos. Marami rin naman pong gumagawa ng mabuti, kahit hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga, ang mali kay Judas, hindi kasama si Jesus sa pagmamahal. Hindi kasama si Jesus sa paglilingkod. Makikita natin yan sa Miyerkules. Hindi naman talaga niya mahal si Jesus. Hindi naman niya talaga gusto ibigay kay Jesus ang pinakamahal. Sa katunayan nga, mura lang si Jesus sa mata ni Judas. Tandaan natin, ipagpapalit niya si Jesus 30 pirasong pilak lang. Mura lang talaga si Jesus sa mata ni Judas. Hindi niya talaga mahal si Jesus. Ang tunay na paglilingkod, kasama si Jesus. Ang tunay na debosyon, ang tunay na kawanggawa ngayong mga mahal na araw, kasama si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Huwag natin paghiwalayin ang paggawa ng mabuti at pagmamahal kay Jesus. Magkatambal po sila. Sa katunayan, di ba, si Jesus mismo rin ang nagsabi, ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili ay ang pangalawang pinakamahalagang batas at utos ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa pagpapatuloy ng mga mahal na araw, tulungan niyo po kaming lumago sa paggawa ng mabuti. Pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Tulungan niyo kaming maglingkod, lalo na sa mga dukha. Ngunit huwag sana namin makaligtaan na ang lahat ng mga ginagawa namin ay nakabatay sa pagmamahal namin sa iyo. Sapagkat pag hindi ka kasama, Jesus Nazareno, sa aming ginagawa, walang halaga ang lahat. Sapagkat ikaw lamang ang pinakamamahal namin, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ating tugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok nang may pagtitiyaga, manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo.
Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tahimik nating idalog ay panating kahilingan. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginawahi ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin sa lahat ng ating gawain, laging kasama si Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
hindi nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung hindi kami nagmamalasakit sa mga dukha. Patawad po kung gumagawa kami ng mabuti, pero hindi kayo tunay nakasama sa aming paggawa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'yo'y manginginig,
huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Paalaala sa mga nagsisimba, patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong pong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng pangayuda, bigas, delata, noodles, pantulong sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Yun po yung nais ipa-iral sa atin ni Jesus. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa pagmamalasakit at pagtulong, lalo na sa mga dukha at nangangailangan. Kaya nga't sa mga darating pang mga araw, nitong mga mahal na araw, sana po ito'y lumago sa atin. Ang pagmamahal kay Jesus at pagmamahal din sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.